Hello guys. Nag-isip kasi ako kasi may nag-alok sa akin na kaibigan ko na ipapa-repair ko daw yung ilong ko. Charot. Sabi ko sayang naman yung papa-repair ng ilong ko. Ang ganda naman ng ilong ko. Kaso sabi nila parang dinaanan daw ng kamatis. Yan guys. Totoo ba yan? Pero ako naman hindi naman ako masyadong maarte. Katamtaman lang sa arte ko. Kasi gusto ko sa kagandahan ko, okay na to, hindi ako magpaparepair ng ilong. Diba? So, ako naman, mas sinasabi ng mga kaibigan ko na sabi nila na, sabi niya, kailangan nilang patangusin konti yung ilong mo kasi dinaanan daw ng, yan, hindi na, di bale na. Kasi marami akong nabalitaan guys na ano, na napapanood natin sa mga TV dyan, sa mga commercial na pampaganda at pampa ng mga mukha, ayan, mga beauty tips nila. Pero ayaw ko. Kontento na ako kung saan ako masaya. Kontento na ako kung saan mga ginagamit kong cosmetics, guys. So, ako naman, sinasabi nila kasi na pangawang ilong natin, mga Ilocana. O yung mga Ilocana, magaganda talaga ang Ilocana, no? Yan, pinagmamalaki ko talaga na maganda ako at maganda ang lahi kong Ilocana kahit maitim ako. Alam niyo ba guys, ang sekreto ng isang Ilocana at kayumanggi ang balat, yan ang pinagmamalaki ng mga Pilipino, Pilipina. Kasi hindi ka matatawag na Pilipina kung maputi ka. Kasi kung maputi ka talaga, maputi ka. Pero kung nagpapaputi ka, babalik at babalik yung kulay mo guys. Ang maganda ay black beauty. Yan. Yan itanim nyo sa isip nyo. Huwag kayong magpapaapi dyan. Huwag kayong magpapaano na kailangan mo magpaputi. Kasi maraming nagsasabi na syempre ang trabaho natin, nasa labas tayo kasi araw-araw ko, lalo sa mga trabaho natin ngayon. Nasa kalsada kasi tayo guys. Hindi naman porque nasa kalsada ako, nagtatrabaho na naglalakad nyo. Nagtatrabaho kasi tayo. Kaya maitim tayo guys. So, saka lahi ko talaga ang maitim. Hindi namin malalahi ang mga mapuputi. Saka hindi naman ako takot na naging maitim ako. Kasi may nag-comment kasi sa ano, sa YouTube channel ko. Guys na, ano, ma'am, ano, kailangan mong magpatawos ng ilong. Sabi ko naman sa sarili ko, hindi ko na kailangan magpatawos ng ilong kasi maganda ng ilong ko. Yung natural na talaga ang ilong ko. Huwag mong paguhin ang katawan mo o sarili mo sa anumang paraan dahil yan na inilikha sa'yo ng Panginoon, diba? So, guys, ay papayo ko lang sa nag-comment na yan. Huwag ka nang mag-alala guys. Huwag ka nang mag-alala dahil alam ko naman na marami ka sigurong pang-repair ng ilong. Ako naman kontento na yung ilong ko guys. So, itong ilong na ito, maswerte ito. At least, nagtatrabaho ako ng tama guys. Yan. Saka, hindi ko naman kailangan patangusin ang ilong ko guys. Yan. Yan. Hindi ko kailangan patangusin ang ilong ko kasi marami nagmamahal kung ano ang mukha ko, di ba? Kung ano ang katayo, kung ano ang kung ano ako ngayon. Marami nagmamahal sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko, mga anak ko. Lalong-lalo na sa secret admirer ko dito. Yan, guys. Yan ang hindi mo talaga alam. Dahil marami nagmamahal sa ilong ko. Huwag mong lalaintin ang magandang ilong ko, guys. Yan. So, ngayon, ang pisahan natin ngayon, i-share ko sa inyo ngayon, ang pinakamagandang nagpapaganda sa akin ng ilong. Ayan. Isang nagpapaganda lang na aking ilong na dinalait mong ilong ko. Ayan. Ayan. Itong mga vitamins ko, natural. Ayan, guys. So, umpisahan natin ngayon, ang beauty tips natin ngayon, guys. Ayan. Kasi, sa araw na ito ay Semana Santa. Semana. Tinatawag natin mahal na araw. So, kahit mahal na araw, bakit bawal mong paganda? Hindi naman bawal, ano? So, umpisahan natin magpaganda para hindi tayo lalaitin na pangwang ilong natin. At maganda pa nga ang ilong ko kaysa nagre-retoke. Ano, alam mo ba yung mga nagrami nagre-retoke? Yun ang dahilan bakit sila namamatay. Dahil sa kaartehan nila, hindi sila kontento kung ano man ang meron sa kanila, guys. So, pakontento kayo kung ano ang meron sa inyo. Kung anong nilikha ka, yan na yan. Hindi naman pabago.
So, hinahanap ko ngayon kung nasaan yung beauty dito. Yeah. Ito lang talaga ang bisyo ko. Pagkatapos ko ng trabaho, ipapaganda na ako. Yan. Masaya na ako, guys. Hindi ako masaya na nilalait ko yung kapwa kong tao. Kasi natural lang sa akin na ganito na talaga ang mukha ko. Saka, bakit ko naman mapaguhin ang mukha ko, guys? Hindi na ako mahalat. Pag namatay na ako, hindi na ako makikilala ni San Pedro. Sinasabi ng mga iba. Pero, huwag yun. Bawal manglait sa kapwa-tao. Maganda ka man, mayaman ka man, makapangyarihan ka man, huwag mong laitin ang kapwa mong tao. Kasi, hindi ka makakarating kung saan ang gusto mo. Yan, guys. Tandaan mo yan. Kahit marami kang pera, kahit marami kang kayamanan o kapangyarihan. Yan, mga taong nalalait dyan. Kilala ko yan, ha? Kilala ko sila. Guys, so, shout out pala sa mga bashers ko dyan. Yan, makinig-kinig kayo. Guys, alam niyo ba na kung nanglalait ka ng kapwa mong tao, hindi naman yung panlalait mo ay magtutungo sa'yo ng kayamanan o kapangyarihan dito sa mundo. Ang baguhin mo lang yung ugali mo, guys. Ayan. Huwag kang manlait. Ano man ang katayuan sa buhay, palagi kang humble. Yan, ang baguhin mo sa sarili mo, guys. Ayan. So, ito na ngayon ang secret ko. Nagpapaganda na naman ako. At sinasabi mo, kahit nilalait mo yung ilong ko, napango. Okay lang yun, guys. Yan. So, at least, alam kong magtrabaho. Hindi ako naghahintay kung ano-ano dyan. Diba? Yan. Beauty ng mga Ilocana. Ganito, guys. Yan. Hindi ko, wala akong ambisyon magpatangos ang ilong. Wala akong ambisyon magpaganda ang ilong ko o anumang kanyuan ko. Ito lang naman ako. Bakit ko babaguhin ang ilong ko. Yan, guys. Yan. Ito lang naman ang pagpabeauty ko eh. Bakit mo pa ko lalaitin? Ayan. Mayaman ka kasi. So, masaya na ako na binoise out mo yung gusto mo, guys. Alam ko, kilala kita. Nilalait mo lang ako. Dahil ba pera ko? Pero ako, hindi mo alam. Marami din akong pera kagaya mo. Woo! So, huwag kang manlait. Nalalait nga kasi ako, guys. Siyempre, tao lang tayo. Magsisimula ka din sa wala, di ba? Ayan. Iingit kayo siguro dahil na wala kayong magawa sa mundo. Ayan, guys. Contento na kayo kung anong meron kayo, ano. Ayan. Tingnan nyo yung mga nagpaparitoke dyan na naibabalita na mamatay sila dahil hindi sila makontento kung ano man ang meron sa kanila. Kaya dapat kayo makontento. At saka huwag mong lalaitin. At saka huwag kang magsasabi ng ganyan dahil lahat tayo ay dumaan sa kahirapan. Hindi tayo dumaan sa kayamanan. Lahat tayo ay bago tayo nagkaroon ng kayamanan, naghirap muna tayo. Diba? Huwag ganyan. Ayusin mo muna ang sarili mo bago ka manlait. Diba? Huwag ganyan. Dahil bawal manglait sa kapwa-tao. Diba? Kasi daw, mga katulad kong Ilocana ay maiitim. Maiitim. Ang ganda naman kami, diba? Pero thank you sa kanlalait mo. Masabay-bayan mo lang ang mga videos ko para magiging friend tayo someday. Yan, guys. Awal mang lait, huwag naman ganun. Masasaktan din naman ako, diba? Parehas lang tayong tao. Hindi tayo bato. Yun lang, guys. Thank you. At salamat sa panlalait mo, bashers ko. Ayan. Next time, mag-PM ka lang sa akin para alam ko gawin ko yung i-request mo sa akin. So, bawal manglait sa kapwa natin tao. Kahit ano man ang kanyuan natin,
magiging humble tayo always. Yan, guys. Charot.